Kakasa na ang ilang militanteng grupo ng impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino dahil ito sa pagdideklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang Disbursement Acceleration Program. Sa gitna nito, hiniling ni Vice President Jejomar Binay sa taong bayan na suportahan pa rin si Pinoy. Makibalita tayo kay CJ Turida. Sa dokumentong inilabas ng Bayan Muna Party List, makikita ang sulat kamay raw ng Pangulo sa memo ni Budget Secretary Butch Abad. Sa pamamagitan nito, inaprobahan ni Pinoy ang Disbursement Acceleration Program. Naniniwala ang bayan muna na may sapat na basehan para ma-impeach ang Pangulo. 90 boto ang kailangan para umusad ang isang impeachment trial para sa Pangulo ng Bansa. Pero mismo mga mambabatas lang nagsabing magiging suntok sa buwan ang pag-abot sa bilang na ito. Kahit ng ilang taga-oposisyon kontra sa pagpapatalsik sa Pangulo. Ayon kay Vice President Jejomar Binay, inihalal ng taong bayan si Pinoy kaya marapat na patuloy siyang suportahan. Naniniwalang ilang constitutionalists na hindi pwedeng panagutin si Pinoy para sa DAP dahil may immunity ang Pangulo sa mga lawsuit. Maghihirapan din daw humanap ng basihan ang mga kritiko. Gate pa ng Malacanang, hindi ibig sabihin na naideklarang unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP ay may pananagutang kriminal na ang mga nasa likod nito. Bubuo naman daw ang ombudsman ng investigating panel para matukoy kung may krimen ngang nagawa ang mga public official na nagkaroon ng transaksyon kaugnay ng DAP. October 2011, nang aprobahan ni Pangulong Aquino ang DAP, sa ilalim nito, naglabas ang gobyerno ng 72 bilyong pisong gagamitin sa mga proyekto ng iba't ibang ahensya, maging ng mga lokal na pamahalaan at mga government-owned and controlled corporation o GOCC. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, aabot sa 142.23 billion pesos ang na-release na pondo sa ilalim ng DAP noong 2011 at 2012. 90% nito ang napunta sa mga proyektong tinukoy ng mga mambabatas. Mula sa mga senador, si Senate President Franklin Drilon ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo na nasa 100 milyong piso. Ayon kay Drilon, napunta ang pera sa pagpapatay ng convention center sa Iloilo at sa iba pa niyang proyekto sa naturang probinsya. CJ Torida, nagbabalita, Pilipinas.